Hi guys, it's Jel Vince and welcome to another video. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click that bell button so you will be always updated whenever I upload new videos. And please don't forget to follow me on my social media accounts at Jel Vince on Twitter, Instagram, and Facebook. So for today's video guys, I'll be giving you 10 tips when traveling international. So these tips guys is based on my experience only. So kung meron man kayong other experiences na gustong idagdag, just comment down below. So, acknowledge natin yun. So, without further ado, let's start. So, tip number one, when traveling abroad, first is check your travel documents. So, why check your travel documents? Like, check your passports, check if you need a visa, check if your passport is expiring. Ang requirement po ng ating immigration is 6 months validity. Kung ang passport nyo ay mag-expire na within 3 months when you're traveling, hindi kayo makakalabas ng bansa. Kailangan 6 months yung validity niya bago kayo makalabas ng bansa. So, kung makikita nyo mag-expire na siya ng 6 months at naalis kayo, might as well renew agad yung inyong passport. Check kung yung pupuntahan nyo bang country is kailangan ng visa or may mga kailangang travel documents like vaccines or insurance kasi may mga country na nagre-require ng ganon. So, double check nyo yun. So, second, search for the cheapest fare. So, guys, kung magbabalak kayong mag-travel, halimbawa, let's say Bali, Indonesia, always check for the cheapest fare. Hindi naman sa kailangan mura. Pero syempre, dun kayo sa mas makakatipid kayo, diba? Mag-search kayo ng mag-search hanggang sa makita niyo yung pinaka-cheapest fare. So third, para makakuha kayo ng cheapest fare, book in advance. So, hindi lang to sa fare, pati sa mga tours, sa accommodation, and everything. So, you have to book in advance. If you're traveling like 6 months from now, let's say you're traveling by, you're planning to travel by December this year. So, you have to count how many months is that. As of now, it's June. And then you're planning to travel by December. You have to book your ticket right away. Hindi naman sa sobrang nagmamadali, but you can get the cheapest fare, cheapest accommodation, cheapest tours when you book in advance. So, 6 months advance. Minsan, 1 year advance. So, like in my case, mayroon akong booking na 1 year advance siya. I got it. Piece of fare lang, guys. Tapos, ang accommodation namin for 4 nights, like 4 nights, yeah, I know. It's for 4 nights. Ang accommodation lang namin is 2,800 pesos. For 4 nights na yun, guys. It's a hotel. So, imagine, ganun ka-advance. A year advance. Sobrang laki nung natipid ko. Kasi kung i-scan through mo ulit siya, dun sa malapit ka ng mag-travel, makikita mo talaga malaking-malaki yung difference. Fourth advice, bago kayo mag-book, always double-check the details you're booking, guys. That's my fourth tip. Double-check nyo lagi, like, the flight schedule, the pick-up time, the tour. You have to make clear things out para pagdating nung mismong time na mag-travel na kayo, eh, less hassle na siguro or less aberya kasi alam niyo sa sarili niyo na talagang chinek niyo siya, like oras ng flight, flight number, flight details, terminal number, yan. Tapos what time kayo susunduin, saan kayo susunduin, saan ang drop off, saan ang pick up, kailan ang drop off, anong oras ang drop off, anong oras ang pick up. Ganun guys. Kasi minsan, nagkakaroon ng understandings pagdating dyan eh. Kaya kailangan i-double check nyo yan. Lalo na halimbawa, mag-late check-in kayo. Late check-in, late check-out. Kailangan kino-confirm nyo na mabuti yon. Tapos, sa flights nyo, yung oras. Kasi minsan, ay okay pala. Ay mali, hindi pala. Tapos, na-late na kayo. Minsan, susunod tayo sa protocol ng airline. Pag naiwanan kayo dahil na-late kayo, sorry, di ba? Kaya, always double check the details of your travel.
Let's go to the fifth tip. So my fifth tip is check the weather of the country you're going to. For example, you're traveling to Korea by November or October. So that's, I think that's autumn. So you have to check the weather para alam nyo kung ano yung mga dress codes na na ipapack nyo sa inyong luggage na like autumn. So hindi naman sobrang lamig, hindi sobrang init. So you can wear sweatshirt, you can wear long sleeve kasi malamig pa rin naman. So like you're going to Bali, Indonesia, tapos nagdala pala kayo ng long sleeve, nagdala kayo ng jackets, nung pala ang weather nila is tropical. So you have to check their weather. Kung halimbawa Japan, kung winter ba sa kanila, mamaya winter pala, ang dala-dala nyo shorts, sleeveless dress na maikli, na manipis, ganyan. So that's my fifth tip, check the weather. Going to the sixth tip, check the money or advise your banks for your cards. First, check your currency. Check yung currency ng bansa. So, kung advance yung booking nyo, you know how much to prepare. You know how much to bring. And then, always bring emergency money, emergency funds. Kasi, you'll never know kung kailan mo siya gagamitin, kung kailan magkakaroon ng aberya yung trip nyo. And then, with the cards, guys, mayroong cards, may mga terminal ang ibang bansa na you have to let your bank give access when you're traveling international. So, in my case before, mayroon mga terminal na ayaw gumana nung debit card, ayaw gumana nung terminal nila, pero mayroon ibang store gumagana naman. So, later on, I found out na kailangan sabihin mo muna siya sa inyong bank para maging fully usable siya in other countries. So, ikatatawag nyo lang naman yun eh. Hindi siya mahirap gawin. Mabilis lang. Sasabihin nyo lang na gagamitin nyo siya. Gano'n kayo katagal dun sa country na yun. Kailan kayo magta-travel. So, para bibigyan ka nila ng access. Magamit na magamit yun sa ATM machine and sa lahat ng terminals nila. Check nyo rin yung country kung more on cards ba sila or more on cash. Kasi minsan, like Bali guys, more on cash sila. As in, sobrang more on cash. Na sobrang bihira din yung magka-card. So, that's it for the money card. Seventh tip that I can give you is bring first aid kit or medicine. Kung halimbawa, kayo ay masakitin ng tiyan, guys. Kung masakitin yung tiyan nyo, mabilis mag-react sa mga iba't ibang klase ng food, bagong food. Bring your medicines na alam nyo makakatulong sa inyo. Mabilis kayo mahilo, magdala kayo ng Bonamil or something. Kasi guys, kung doon kayo bibili pa ng gamot, mahihirapan kayo. Minsan magkakaiba yung terms natin sa mga gamot or minsan kailangan sa kanila, kailangan pa ng reseta or what. So, mas maganda na mayroon na kayong baon. 9. Tip, always have a cup of your travel details. Like, number ng, kung halimbawa, if you're getting a villa or what, like Airbnb, have their numbers, have their address, have their contact, everything na makakontakt nyo sa kanila kasi minsan kailangan mo rin talaga yun. Kung halimbawa, yun nga, contact details, pinag-i-stayan nyo ng hotel nyo, put it in your phone, sa memo ng phone nyo, or somewhere na alam nyo, lagi nyo makikita na pag kinailangan. And then, 8, always be on time. Kasi, nasanay tayo masyado, guys, na on Filipino time. So, pagka mag-travel kayo sa ibang bansa, you have to abide na sa kanila hindi usong Filipino time. They are always in time. As in, with your flight, with the pick-up on your hotel, ganyan. Time is so precious, guys. Para sa kanila, at para sa'yo na rin na nagka-travel sa ibang bansa. Syempre, ayaw mo naman masayang yung oras mo na nakakaayos mo na lang kaka-makeup mo, na ubusan ka na ng time para mag-tour. So, dahil lang dun sa pagkalit mo, may mga tour kayong hindi mapupuntahan, hindi matatapos, diba? So, sayang. Always be on time. And lastly, respect culture. Syempre, iba-iba tayo ng kultura, guys. Like, recently, we went to Bali. So, para sa kanila, you have to pay respect sa mga temples. Ganon. Kasi, alam ko, they're Muslims. Tapos, meron silang mga parang na alay
sa harap ng doorsteps nila, lahat yon sa gate, ganyan. So, kung makakita kayo ng gano'n, huwag nyo kaapakan, gano'n. Syempre, you have to respect their culture. Kung bawal ang parang sa ibang bansa, bawal nyo silang titigan, huwag nyo silang tititigan. Kung bawal ang ganito, bawal ang ganyan, you have to search for that and follow and respect their culture. Lastly, have fun. So, that's the 10 tips I can give you when traveling international. If this video helps you, especially sa first time travel, kung ang video na to ay nakatulong sa'yo, please don't forget to subscribe on my channel. Kung may kulang, kung may gusto kayong idagdag, please don't forget to comment down below. At kung nakaabot kayo sa pinakadulo ng video na to, please, please comment a heart sa comment box. Sobrang ma-appreciate ko yun. And yeah, see you sa aking next video. Thank you for watching. Have a fun trip!